Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagbubukas po ng araw na ito, atin pong simulan muli sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos ang ating umaga. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Isaiah chapter 26 verse 3 na ganito po ang ating mababasa. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ang pamagat po ng maiksing devotion na ito ay Peace from God. Lahat po tayo ay nakakaranas ng stress sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Karaniwang dahilan po ng mga stresses na ito sa ating buhay ay ang mga sumusunod: relationship conflicts at home, mga sirang ugnayan sa loob ng tahanan, new or increasing work responsibilities, mga bago o nadadagdagang responsibilidad sa trabaho, increasing demands, mga nadadagdagan na kinakailangang isagawa o hinihingi, financial strain, mga pangangailangan pinansyal o kakulungan pinansyal, loss of a loved one, mga pagkawala ng mga mahal sa buhay, health problems, so mayroong diabetes, heart disease, cancer, ito po ay nagiging dahilan ng stress, and then annoying people or what we call stressors. So, nai-stress tayo kasi meron nang-i-stress sa atin. So, these are the causes ng ating stress sa pang-araw-araw na buhay. And how people cope up with stress, ang dami pong makikita natin sa internet how people cope up with stresses. Paano ba nilalabanan o pinagtatagumpayan ng mga tao ang mga ganitong mga hamon, mga stresses sa buhay? Una, they take a break from work. So, sa pamagitan ng pagbabakasyon, nagpapahinga. Okay, kailangan talaga ng katawan ng pahinga. Mahalaga ito. At ito ay nire-recommenda rin sa mga empleyado na merong 15 days vacation leave, 15 days sick leave. Mahalaga po ito. Changing eating habits. So, sa halip na kumakain ng mga hindi masusustansyang pagkain, po pwedeng kumain na ngayon ng mga masusustansya, no? Para lumusog ang pangatawan. And also talking to close friends. So, makakatulong din yon. Pag-unload ka nga ng mga burdens sa isang malapit na kaibigan o sa sino man po pwedeng makatulong. So, ito po yung mga common ways on how people deal with their stresses in life. So, ito pong stress is normal. It is part of life. Lahat po ng tao ay may mga stresses sa buhay, no? Daming mga problema, suliranin na na-encounter sa pang-araw-araw na buhay. Sabi po ni Booker T. Washington, ito po yung nabanggit ni Francisco sa kanyang libro. Sabi po ni Booker T. Washington ay ganito: "No man should be pitied because every day of his life he faces hard, stubborn problem. It is the man who has no problem to solve, no hardships to face, who is to be pitied. He has nothing in his life which will strengthen and form his character, nothing to call out his latent powers and deepen and widen his hold on life." So, para kay Booker T. Washington, hindi po daw dapat kahabagan o kaawaan yung mga tao na humaharap sa may mabibigat na hamon sa buhay at sa mabibigat na suliranin. Ang dapat daw pong kahawakawaan ay yung mga tao na walang problema na sinusold o mga kahirapan na kailangang harapin. Yun daw po yung mga taong dapat kinaawaan. Why? Kasi wala daw po sa kanilang buhay ang makapagpapalakas ng kanilang inner character, yung kanilang pagkatao. At hindi malininang yung lakas na meron sila sa sarili, at lalo pang mapapalalim at mapapalawak ang kanilang pagtangan sa buhay na ito. So, yun po yung sabi ni Booker T. Washington. So, there is a positive form of stress. Meron pong positibong stress na tinatawag nating
reduce stress. Ano po ba itong mga ito? Ito po yung kapag ikaw ay mag-e-exam sa bar exam o sa board exam, ikaw ay talaga na i-stress at ikaw ay nagre-review, naghahanda, nagpupuyat, yan po ay eustress. That is a positive kind of stress. On the other hand, the negative form of stress is distress. Na ibig sabihin ng distress, burnout ka na, meron kang pain, meron kang suffering, meron kang anguish, meron kang sorrow. So, ito po yung mabigat yung distress. Kasi yung stress normal eh. At maraming mga tao nakaka-cope up sa daily stresses sa buhay. Pero yung distress, ito po yung mabigat. Yung ma-distress ka, yung ikaw ay magka-problema to the point na ma-depress ka totally. Ano po? So whenever we are in distress, it is of utmost important for us to evaluate the source of it. So yun po yung ating gawin. Alamin natin, saan ba nanggagaling? Ano ba yung source ng stress ko na ito? Why? Because it will also lead us to the one who could help us find peace. Pag po may stress tayo, nadidistress tayo, ay naapektuhan yung ating kapayapaan. Sa ating kaisipan, hindi tayo mapagkatulog, wala tayong kapayapaan sa puso at damdamin natin, hindi tayo mapakali. So, kapag tayo po ay nag-distress, under distress, kinakailangan po natin alamin ano ba pinagmumulan nito para malaman din po natin kung sino at kanino natin matatagpuan yung kapayapaan. When we are in distress, we need to find rest in the Lord. Yun po yung sinasabi sa ating text na binasa sa Isaiah 26 verse 3. Ang Diyos po natin ang siyang nagbibigay at nag-maintain ng kapayapaan ng ating buhay. Isaiah 26 verse 3. Again, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Inibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga may matatag na panindigan at sa iyo nagtitiwala. Ito pong verse 3 ng Isaiah 23 comes after the declaration of a walled and secured city or the what we call Zion. Zion, Jerusalem, city of God. This city is a place of safety and security for its inhabitants, and the city is not afraid anymore of any threats coming from outside, and this city now becomes a place for visitors. Those who keep the faith may come in. So ito yung larawan dito na ipinortray ni Prophet Isaiah. Kung paano nilarawan yun ng isang tao na nagtitiwala sa Panginoong Diyos, na mayroong pananampalataya na ang puso at ang isip ay nakatuon sa Diyos, ay binibigyan ng Diyos at pinananatili ng Diyos sa kanyang kapayapaan. Again, kapayapaan po ito ng Diyos na hindi po pwede makamtan ni naman dito sa sanlibutan ito. So, yung pong declaration dito ni Isaiah ay isang walled city, may pader na mataas, matibay, at hindi basta mapapasok ng anumang threat or panganib mula sa mga kalaban. At yung mga nakatira doon sa loob, talaga pong payapa na namumuhay. Walang kinatatakutan, walang inaalala. Bakit? Sila po ay secure dahil doon po sa city na ito ay meron po matataas na bakod. Ganun din po nilarawan ito ni Isaiah, yung pagtitiwala sa Panginoon. Na tayo ay nasa atin po ang Panginoon, na siya yung matibay nating muog at sandigan at handang saklolo sa panahon ng ating kabagabagan. So in the midst of stress and tension, sabi po ni Rich McLawhorn, we need to direct our trust toward heaven. The wind of God is always blowing. That wind can bring you countless blessings, including peace. But one sail must be raised to catch the wind. Host your sail and cast God's wind. So sa pagkakaroon natin ng mga stress at saka mga tension sa buhay, direct our eyes and our trust toward heaven. Tumingila tayo, lumapit tayo, tumawag tayo sa ating Panginoon. Sapagkat ang hangin ng Diyos ay laging umiihip. At yung hangin na ito ng Diyos, yung wind ng Panginoong Diyos, ay pwede magdala ng walang katapusang pagpapala, katulad ng kapayapaan. Pero kinakailangan nating ibukad ang ating layag, parang ito ay yung sailboat. Kailangan nating ibukad yung layag, ibuka, at hayaan natin na makatch natin yung wind na ito.
At ito ay mangyayari sa pamagitan ng ganap na pagtitiwala at pananalangin sa ating Panginoon. Pag-asa sa ating Panginoon. Kailangan sa po sa puntong ito ang pananampalataya sa Diyos na nangako ng perpektong kapayapaan. Sabi ni Jesus po sa kanyang mga alagad sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag na kayo mabalisa, huwag na kayo matakot, at ito po yung napakagandang pangako. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Bakit? Meron tayong kapayapaan na ibinibigay si Jesus sa atin. So si Jesus po ang tanging makapagpapayapa ng ating kalooban. Kahit po ang mundong ito ay puno ng mga bagay na nagdudulot ng stress sa atin. At wala pong kapayapaan sa masasama. There's no peace for the wicked. Yun po yung sabi ng Bible. Ngunit naririto po ang handog ng Panginoong Jesus sa atin. Kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay banal, tayo makasalanan. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, tayo pinapagkasundo niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ng Panginoong Jesus ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo na naging katanggap-tanggap na handog sa Diyos. At dahil dyan, tayo ay kinatawa ng Panginoong Jesus bilang tao. At kung tayo ay nananampalataya sa Kanya lamang para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ay tinatanggap ng Diyos. Hindi dahil tayo matuwid, kundi dahil sa anak na si Jesus na siya ang matuwid. At dahil sa ating pananampalataya, tayo inaari rin ng Diyos na matuwid. Kaya ang magiging bunga nito sa atin, kapayapaan na hindi makakamtan sa sanlibutan ito. Maaari ang kapayapaan masasabi ng sanlibutan kapag ikaw walang problema. Ikaw ay may pera, wala kang sakit, maayos ang ugnayan mo sa iyong kapwa. Pero kung wala naman si Jesus sa buhay mo at siya hindi pa siya nag-ahari, sasabihin ko sa iyo kaibigan na wala ka pa rin lubos na kapayapaan. Time will come, hindi kapayapaan ang iyong maranasan pag ikaw ay lumiban na sa kabilang buhay. Sa halip ay ang parusang walang hanggan. Maliban na lamang kung sa oras na ito, sa buhay na ito, ikaw ay lumapit at magtiwala kay Jesus na siyang prinsipe ng kapayapaan sa pamagitan ng lubos at ganap ng pagtitiwala sa Kanya. So meron tayong kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos na banal. Kapayapaan sa ating puso at kalooban dulot ng katotohanan ng pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. At kapayapaang hindi kayang maarok ng isipan dahil ang pinagmumulan ay ang Panginoong mapagmahal. Kaibigan, kapatid, ano ang bumabagabag sa iyong kalooban sa ngayon? Ano yung mga stresses o distress na naranasan mo ngayon? Nandiyan ang alok ng Panginoong Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya kung ikaw ay may kabigatan. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magandang kalooban at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga pagal na kaluluwa. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus at makakamtan mo ang kapayapaang walang kapantay. Kahit may stress ka sa araw-araw ng iyong buhay, meron kang katuwang at kapayapaan ang Diyos ng Diyos ang siyang mananatili sa iyong puso. Nasa kanya ang lahat ng ating mga inaasahan, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para maging sa buhay na darating. Muli magandang umaga at pagpalain ng Diyos ang iyong buong araw. Salamat sa iyong pakikinig. Amen.